Hello mga happy love! Welcome back to our channel. Medyo matagal akong nagpahinga sa ating wifey work. Ngayon, sikapin kong bumalik. So, samahan niyo ako sa aking pamamasyal sa Tabaco, Albay. Medyo malayo from Cavite, kaya medyo mahaba-haba po yung biyahe. So far, okay naman kaming nakarating. Gabi na kami nang nakarating ng Tabaco, Albay. So, nagpahinga kinabukasan. So, ang una naming pinuntahan, itong Sumlang Lake. Samahan niyo ako mga happy loves! See ya! Medyo mainit ang panahon. Kaya, yan, hanap tayo ng medyo magandang parking area. Yung malapit sa restaurant. Restaurant agad ang hinahanap, you know. Ewan ko ba, pero usually, pag pumunta ko sa isang lugar, food is life, besh! Kaya restaurant agad ang hanapin. Ganun, para pag napagod ka sa pamamasyal, o alam mo na kung saan ang diretso mo, diba, no? Joke lang, hindi pa naman gutom. Ayan, excited na ako sa food. Pasyal muna. Maganda siya. Medyo maliit lang yung lake. Pero kitang-kita kasi yung view ng Mayon. Kaya ang linaw din. Nagkataon lang kasi nung time na yon, medyo natatakpan yung pinaka-cone niya. Kaya hindi masyadong kita ng buo. Pero anyway, maganda pa rin. Sa mga may balak na mamasyal, huwag niyo pong tanggalin sa inyong listahan. Ang Sumlang Lake kasi marami rin kayong makikitang magagandang tanawin and mag-i-enjoy din kayo, lalo na pagkasama niyo yung barkada, family, and meron din mga restaurant na masasarap ang pagkain. Anyway, ang Albay kasi maa-amaze kayo sa Mayon at marami pa po sila tourist destination or tourist spot na pwede nyong puntahan. Sa sobrang ganda po, as in kulang po yung 3 days. Kulang yung 3 days para ikutin ang lahat ng kanilang mga tourist destination. So dito muna tayo. Masyado akong advance. Yan. So, dito sa Sumlang Lake, makikita nyo, marami silang mga native na mga product. Gawa po yan sa abaka and sa iba pang mga craft na matatagpuan sa Bicol. Ayan, so, yan po si Kuya. Nag-hobby po siya ng abaka. Ayan, nagpaalam po ko sa kanya kung pwede ko ba siyang isama sa aking vlog. And then, umuun naman siya and shout out sa iyo kuya. Thank you dahil pinayagad mo ako na i-film ang iyong ginagawa. So anyway, short film lang po ang kinuha ko sa kanya. Yan. Ayan naman si nanay, yung ginagawa niya po ay mga material naman niya ng mga Venetian blind and iba pang mga craft na pwedeng gawa sa abaka. So ayan, meron din silang food and craft. Tara, pasukin natin, tingnan natin kung anong meron dyan sa kanilang food and craft store. So ayan, iba't ibang mga magagandang bags and for sure, mayroon na akong nakita na nag-catch sa aking mga mata. Charot.
Kung naghahanap naman kayo ng pampasalubong, pauwi, kung saan man kayo galing, charot. Ayan, so meron din silang napa-food crops, pasalubong, mga ganun-ganun. Tingnan natin ang kanilang mga yari. So dito muna tayo. Ito, dream catcher na hikaw. Yari na yan. Iba-iba po yung mga ano niyan, yung mga gumagawa. Kumbaga parang hindi lang po isa yung may obra ng mga design ng mga bags na yan. So anyway, hindi lang po mga bags ang meron dito. Marami pang iba. Marami din ditong mga gawa sa ceramic. Ayan. So, iikot ko kayo and tingnan natin kung ano pa po ang mga products na available sa store na to. Yan, mayon gold chocolate naman. And then, meron ding achara. Pickled papaya. Sa mga mahilig dyan, for sure. And meron ding Bicol tablilla. Yan, so for sure, gawa ang Bicol eh. Yan, and then mga lagay ng mga damit. Yan, pwede nyo yung pagtaguan. Hide and seek ba ang peg? Ayan, so walang magawa. Yan, marami din silang mga gawa din sa kahoy. Yan din, mga lagay ng mga jewelries. So, sa mga mahilig sa mga native, ayan, super gaganda po ng kanilang mga decoration. Then, yan, mga upuan. So, tingnan naman natin yung kanilang mga, yan, mga stuffs na mga pangpasalubong, mga polboron. Ayan, so yung pinaka-known na pilinuts available din. May nasulyapan ako kaninang bag na colorful and parang mayroon nang bumihag sa aking paningin, charot. Para sa akin, medyo mahal siya kasi kuripot ako eh, charot. Matipid lang. And anyway, worth it naman po yung kanyang design. So hindi ko talaga siya pinalagpas and then kinuha ko siya. I mean, binili ko siya. Para naman maiba. Mas mahal yun pag dumating na sa Maynila, diba no? Diba? Ganda naman niya eh. So, dahil sa sobrang init, medyo pawis, hindi aircon yung kanilang store, kaya mainit talaga. Medyo open lang yung pinto. Dito na muna nagtatapos ang aking unang pamamasyal. See you again!